Hindi ko madala yung gitara. Mababasa. Biglang nabugso. Ang atin pong text ay sa Lucas chapter 21. Verse 1 hanggang 4. Maiksi lang po ito. Lucas chapter 21, verse 1 hanggang 4. Salamat sa Panginoon. Babasahin po ni Anasel yung ating text. Diyan po mag-uumpisa yung ating pakikinggang mensahe galing sa ating Panginoon. 21. Chapter 21 ng Lucas, verse 1 hanggang 4. Yan ay tukol dun sa babaeng balo na naman. Opo. Laging bida ang mga babaeng baog. Baog? Lagi ding bida yung mga babaeng baog. Pansin ninyo. Ano? Babaeng baog. Kasi nag-glorify ang Panginoon kasi sa kanilang mababang kalagayan. Mas recognize ang kaluwalhatian ng Diyos. Mas kumbaga mas nakikita yung kaluwalhatian ng Panginoon sa kanilang kalagayan. Kaya ngayon naman itong pinigin. Verse 1 hanggang 4, Lucas chapter 21. Ang kaloob sa babaeng balo. Nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naghuhulog na kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng dalawang kusing. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat. Sapagkat bahagi lang ng di na nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob. Ngunit ibinigay ng balong iyon ng dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Amen. Thank you, Anasel. Ako'y masaya ako dun sa sinabi ni Nanay Carmen sa akin kanina na may nagtatanong daw nung aking nung post. Alam niyo yung mga taong ganun. Yun yung mga tao na interesado sa Diyos. Kasi kakaunti lang naman talaga ang interesado sa Diyos. Kakaunti lang. Yung iba ay ginagamit lang ang Panginoon para pagmukhaing mabait sila. Pero ang totoo, hindi ganun kahalaga ang Diyos sa kanila. Ang mga tunay na nagpapahalaga sa Diyos, yung mga tao na hinahanap ang Diyos. Paano mo ba hinahanap ang Diyos? Gusto mong mapakinggan yung mga salita ng Diyos. Kaya mapalad po yung mga tao. Sino man siya ay pagpalaid siya ng Panginoon. Ngayong hapong ito, ako'y nahihiwagaan ako sa doon sa babaeng ito. Sa totoo lang, sa mata ng maraming tao, hindi siya importante. Sa tingin ko ay hindi siya masyadong pinapansin. Ang kalagayan niya ay sabihin na natin na siya ay nasa kalagayang kawawa. Bakit? Balo. Diba? Alam ninyo, sa Biblia, ang mga babaeng balo, kinukup-kup, tinutulungan. At ang number one na tumutulong sa mga balo, alam ninyo kung sino? Mga mananampalataya. Nabasa ko sa Book of Acts, meron silang programa ng pagtulong sa mga babaeng bao. Bakit? Kawawa kasi. Dahil malaking kawalan na mawala yung kanilang asawa. E papano kung yung kanilang mga anak ay bata pa? Diba? Ang talaga namang kumikita o kaya ang talagang nagtataguyod ng pangangailangan ng pamilya, number one dyan talaga, mga tatay, yun ang pangkaraniwan. Although may mga pamilya na pagminsan babae. Pero sa pangkalahatan, lalaki talaga. Eh pag namatay yung lalaki, kawawa yung babaeng bao. Paano niya bubuhayin yung kanyang pamilya? Yung kalagayan niya ng pagiging mababa, hindi na siya pag-iisipan ng mga tao kung hindi siya magbigay. Pansin ninyo, itong senaryo dito, naghuhulog yung mga tao ng kanilang pananalapi. Ang nakalagay dito ay naghuhulog ng kanilang mga alay sa kabangyaman.
Hindi naman ito, ano eh, parang ito'y hindi talaga yung gawaing pangsimbahan. Para bang yung mga tao ay nag-aambag-ambag. Hindi ko alam kung baka proyekto ng kanilang gobyerno o kung ano man. Ano? Kumbaga, kahit magkano ang ibigay mo, di ba? Mapapansin ninyo dito, walang nakatakda na dapat ang ibibigay mo. Ang pinakamababa, dapat ang ibibigay mo ay 500 pesos. Walang ganun. Malaya silang magbigay kung magkano ang gusto nilang ibigay. At kung yung babaeng balo na mahirap ay hindi magbibigay, hindi na yon papansinin ng mga tao. Di ba? Mas mapapansin pa nga siya kasi nagbigay nga, pero ang ibinigay ay kakaunti. Dito ang nakalagay ay dalawang lepta. Sa ibang kasulatan, ang nakalagay dalawang kusing. Baka sabihin ng mga tao, ah, nagbigay pa. Ang bibigay lang naman yun. Saan makakarating yun? Di ba? Kasi ang tao, tingnan ninyo, pag tao ang sumusukat, ang tinitingnan nila ay yung halaga. Hindi nila tinitingnan yung kalagayan. Pero ang Diyos, sa totoo lang, dito natin makikita yung pagiging patas ng Diyos sa tao. Ang tinitingnan ng Diyos, hindi yung halaga ng ibinigay mo, yung kalagayan mo. Out of your present situation, yung ginawa mo, madali ba o mahirap? Di ba? Ano sabi ng Panginoon dito? Alam ninyo, iniisip ko, bakit kaya kailangan pa ba talaga ng Panginoon na imikin yung tungkol sa pagbibigay ng babaeng bao? Pwede bang iniisip ko na, kumbaga, di ba tayo pag minsan, sinasarili na lang natin, pag nakita natin, ah, mahirap na nga siya, nagbigay pa rin. So, buhay niya yun, gusto niya gawin. Pero ang Panginoon, iba. Talagang nagsalita siya tungkol doon sa babaeng bao. Ang sabi ng Panginoon, silang lahat ay nagbigay ng ang ibinigay nila, sabi dito, asan ba yun? Verse 4, ang lahat ng mga yaon ay naghulog sa mga alay ng sa kanila'y labis. Yung sobra lang, kumbaga, parang halimbawa, bibigyan kita pag may natira sa akin. Ay paano kung wala? Parang ganun. Kumbaga, yung sobra. Kumbaga, yung... Ay, wala nang balis sa kanila. Oo, kumbaga, wala namang ibang paggagamitan. Ay, itulong na lang. Oh, may barya ka ba dyan? May nanghihingi. Bigay. Parang ganun. Pero yung babae, baka ang kanya lang ay barya na lang talaga. Alam ninyo, kilala ba ni Jesus yung babae? Bakit parang alam na alam niya ang kalagayan ng babae? Alam niyo kung bakit? Diyos kasi. Di ba? Diyos kasi. Kala ko yung kung sige, ano kayo sinasabi niyo? Yung puso. Ano? Alam ni Jesus ang laman ng puso ng tao. Sabi nung mga tao nung narinig siya na ano, sabi niya dun sa lalaking may sakit. Sabi niya eh, pinatatawad ng iyong mga kasalanan. Wah! Ano yun? Tao ka tapos sasabihin mo sa kanya, pinatatawad ng kanyang kasalanan? Ano ka, Diyos? Kasi alam ng tao na ang tao ay walang karapatan na magpatawad ng kasalanan na katulad ng ginagawa ng Diyos. Kasi pagkakilala lang ng tao sa kanya ay tao din. Yung pagiging Diyos niya, hindi nila yun kikilalanin. Kaya nga sabi nila nung si Jesus ay magpatawad, alam mo sabi nila? Hindi na nga sila naniniwala, alam mo sabi? Namumusong daw si Jesus Christ. Ano? Namumusong siya. Kasi yung kanyang ginawa, Diyos lang ang pwedeng gumawa, hindi tao. Ano po? Purihin ang Panginoon dahil ang Panginoong Jesus, kita niya. Alam niya na yung babae na iyon, alam niya na kaya ang naibigay ay ganun lang na halaga. Alam niya na nasa mahirap na kalagayan. Alam niya sa totoo lang, kahit ako, sa aking sarili, pwedeng-pwede kong gawing excuse. Maintindihan ako ng Panginoon. Nasa pangangailangan ako. Kung hindi ako makatulong,
Ngayon, dahil ako nasa mahirap na kalagayan, sila, okay lang silang magbigay kasi marami silang pera. Pero hindi yun ginamit na excuse ng babae. Kahit ako'y nasa mahirap na kalagayan, magbibigay ako para sa Panginoon. Kaya alam po ninyo, yung mga ganong pagkakataon, hindi nakakaligtas sa paningin ng Diyos. Kasi, grabe. Yung mayaman, pwede rin gumawa ng ganon. Kaya lang mahirap para sa kanya. Tingnan nyo nga yung, kung ang mayaman, ibibigay yung lahat ng nasa kanya, hindi niya kayang gawin yun. Yung mahirap, iisipin natin, yung mahirap kasi siya. Pero ang tanong, sinong nakapagpalugod sa Diyos? Sinong napansin ng Panginoon? Merong isang lalaki, sabi ng lalaking ito. Sabi niya, Panginoon, ano bang dapat gawin para maligtas? Mayaman yung lalaki, sabi ng Panginoon sa kanya, ay alam mo ba ang mga utos? Alam ko po, ginagawa mo ba? Ginagawa ko po, mula bata pa ako, ginagawa ko. Huwag kang papatay. Huwag kang magnanakaw. Ano? Huwag kang magsisinungaling. Yun yung mga utos eh. Ginagawa ko po yun. Hindi ako nagnanakaw, hindi ako nagsisinungaling, hindi po ako nandadaya ng aking kapwa. Ah, ganun ba? Isang bagay ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at tulungan mong mahihirap. Doon nagkaroon ng problema. Ipagbili mo at tulungan mong mahihirap at sumunod ka sa akin. Susunod ako sa Panginoon na i-give up ko muna yung mga bagay na yun. Alam ninyo, labis na ikinalungkot ng lalaki. Bakit? Hindi niya kayang i-give up yung mga bagay na yun. Pag namatay siya, kanino mapupunta yun? Hindi mo may give up yan para sumunod sa akin. Hindi ka pwede pumunta sa akin, pupuntahan. Saan ba pupunta pa kanon? Sa langit. Gusto mo, susunod ka sa akin na nasa iyo pa rin yung mga yan. Alam ninyo, hanggang ngayon, kinikilala natin na bayani yung mga alagad ng Panginoong Hesus, sina Pedro. Ano? Mga pinili ng Panginoon ay ano? Mga siguro kung ako yung nabubuhay na noon at may tricycle na yon na noon, baka ako isa sa mga alagad na pinili ng Panginoon kasi ang pinipili ng Panginoon yung mga mabababa ang kalagayan. Totoo yan, hindi ako nagbibiro. Silang mga simple ang pamumuhay, pinipili ng Panginoon. Ngayon dito sa binasa natin, anong kalagayan ng babae na sinabi ng Panginoon? Ang babae niyan, nagbigay ng higit kaysa sa kanilang lahat. O Panginoon, dalawang kusing, sasabihin niyo higit sa kanilang lahat. Ang dahilan ng Panginoon, dahil yung babae nasa mababang kalagayan, nakapagbigay pa din. Ano? Madali lang kasing magbigay pag ikaw ay maraming pera. Alam ninyo, ang Diyos nalulugod pag ginagawa natin ang kanyang kalooban. Amen? Pero, mas nalulugod ang Panginoon pag tayo ay nasa mahirap na sitwasyon, ginagawa pa rin natin ang kanyang kalooban. Grabing kaluguran ang naidudulot nun sa ating Panginoon. Mas nag-glorify ang Panginoon sa ganun. Natutuwa siya na mabait tayo. Pero mas natutuwa siya na mabait ka pa rin kahit marami kang problema ang nararanasan. May mga tao na mabait pagka okay ang buhay. Pagka nasa kagipitan, iimik ka pa lang, sisigawan ka kagad. Huwag mo ko kausapin. Umalis kayo dito. Mga ganun. Diba? Gusto ko pong hindi ko alam kung bakit ito'y laging ganito yung tema nung mensahe na ibinibigay sa akin ng Panginoon. Alam po ninyo, sa Biblia, ito yung isa sa mga ikinagalit ng mga Hudyo kay Jesus Christ. Kasi sabi ni Jesus Christ sa kanila, maraming babaeng balo sa Israel nung panahon ni Elias. Pero, hindi sa kanila pinapunta ng Diyos si Elias. Nung panahon kasi ni Elias na panahon ng tagutom, kailangan niya ng pagkain. Ano? Di ba pag tagutom, may hirap makadilihin siya ng pagkain? Kahit nga yung hari eh. Hindi nila alam kahit tubig kung saan sila kukuha eh. Ano? Alam ninyo, si Elias ay lingkod ng Diyos.
At dahil siya lingkod ng Diyos, hindi siya pinapabayaan ng Diyos. Ang Diyos ay kahit tagutom, pinapakain siya. Diyos kasi siya eh, di ba? Kahit nung panahon ng tagutom na yun, biruin mo, uwak. Ang uwak, nakikita ko sa daan, pagka may patay na palaka, nasa gasaan, yung patay na yun, ang kinakain ng uwak. Alam ninyo, pag minsan pusa, patay na pusa, o kaya ay nasa gasaang ano, nasa gasaang aso, ganyan, nakikita ng uwak, bumababa siya dun at pinipilas niya yung kanin nun at kinakain niya. Alam ninyo, ang nagdadala ng pagkain kay Elias ay uwak. Pati tinapay, dinadalan siya ng uwak ng pagkain. Biruin ninyo, ang pagkain dinadala niya sa kanya ay sariwang ano, sariwang karne. Usually, ang kinakain ng uwak, yung pang medyo may amoy na. Kasi sa kanilang panlasa ay mas masarap yun. Totoo yan. Ang bayawak, ganun eh. Ang pinapain namin dati sa bayawak. Yung bang pagong, sinasalaksak namin yung loob para mamatay siya. Tapos babalutin namin ng anahaw. Tapos ipapain namin sa bayawak. Makakahuli yun after 3 days. After 3 days kasi, mangangamoy na yun. Sa kanila, mas may lasa yun. Mas masarap ang lasa nung nabubulok. Parang ganun ang gusto kong tukoyin tungkol sa uwak. Ano? Ngayon, si Elias, palibasa sa likod ng Diyos, panahon ng tagutom, pinapunta siya sa isang babaeng balo. At ang masakit nun, yung babaeng balo, balo na nga, meron siyang anak na pinapakain. Di ba? Mahirap ang kalagayan. Siguro, ang sabi ng Panginoon kasi, pumunta ka doon sa Sarepta, doon sa lugar na iyon, ay inutusan ko ang isang babaeng balo para pakainin ka. Di ba? Siguro sa normal na pag-iisip na katulad natin, kung tayo si Elias, iisipin natin, bakit sa babaeng balo? Eh, yung mga babaeng balo, sila nga ang tinutulungan, sila ang binibigyan. Di ba? Siguro, iniisip niya na, siguro babaeng balo pero mayaman. Baka ito'y babaeng balo na maraming ari-arian, maraming mga taniman ng trigo, taniman ng ubasan. Siguro, pwedeng maisip niya yun. Kasi kahit nga tayo, iisipin natin na gano'n. Dahil hindi na, basta ang sinabi ng Panginoon, inutusan ko ang isang babaeng balo na pakainin ka. Pagdating niya doon, tama nga ang sabi ng Panginoon, babaeng balo. Kaya lang, ang hindi maintindihan ni Elias, babaeng balo, wala silang kakainin. Bakit yung mga tao na wala nang makakain, yun pa ang magpapakain sa akin? Sure ka ba, Panginoon? Di ba? Ako'y naniniwala. Sa ating isipan, siguro, ang Diyos ay matalino. Dapat papuntahin niya si Elias ay dun sa mga tao na maraming pagkain. May mga naiimbak na pagkain. Panahon ng tagutom. Tapos pagdating niya doon, ang naghihintay sa kanya ay isang mag-ina, dahil patay na nga ang kanyang asawa, isang mag-ina na namumulot ng panggatong para lutuin yung huling pagkain na kakainin nila. Di ba? Ang hirap nun. Sabi ko, Panginoon, hindi ko kayang tanggapin ang ibibigay nila. Di po ba, Nanay Carmen, pagkangadya sa mga kalsada na yan, di ba? Hindi nyo matanggap na, ito ang pagkain, hati-hati kayo. Pero yung silang magbibigay sa inyo ng pagkain, aba, prank yata ito. Merong uso ngayon prank, yung bang batang mayaman, nagkukunwaring pulubi, nanghihingi ng ano, ng pagkain, gutom na po kasi ako. Hindi alam ng mga tao na yun ay mayaman. Tutulungan niya, bilang ganti sa kanilang kabutihan, bibigyan ng pera. Yun ngang isa eh, pahingi nga po chinelas. Sila ba'y natutulog ay dun sa tabi ng kanal? Meron silang mga basta dun nalang sila sisilong. Alam ninyo, wala rin kaming chinelas dito. Meron dito pigtal. Kahit na po, basta ang mahalaga po, kasi ang sakit na po ng paa ko. Ito, utoy oh, tagasan ka ba? Binigay yung chinelas na butas na. Yung, di ba, pagkabutas na yung chinelas, yung manipis na. Ang kapalit, 5,000.
ano ito? Ano ito? Ito, wala kang pambili na chinelas. Hindi, gusto ko lang po yung ginawa niyo sa akin na tinulungan niyo ako. Di ba? Pero sa katotohanan, mahirap tanggapin na yung tao na siya yung mas nangangailangan. Alam niyo sa totoo lang, kung kayo ay naandoon at ang tutulungan ninyo ay si Elias o kaya ay yung mag-ina, sigurado ako ang pipiliin ninyong tulungan yung mag-ina. Kasi hindi mo sabi, ay ikaw naman eh, ano? Lalaki ka naman. Di ba? Pero ano po ang makikita po natin dito? Yung kadakilaan ng Diyos mas nahayag sa kababaan ng tao. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, nung panahon na yon, hindi sa mga babaeng balong Israelita, hindi doon pinapunta ng Panginoon si Elias, kundi doon sa taga-ibang lupa. Tingnan po ninyo. Masakit para sa kanila yun. Nasaktan sila nung sabihin sa kanila ng Panginoon yun. Bakit? Kasi ang Diyos, nalulugod siya sa mga taong nasa mababang kalagayan, sinusunod pa rin ang kanyang kalooban. Nakakatuwa nga po yung pangyayari. Sabi ng ni Elias, maaari bang bigyan niyo ako ng kahit isang basong tubig lang? Importante ang tubig nung panahon na yun. Lalo ng pagkain. Isang basong tubig lang. Eh sige. Tubig lang naman. Okay lang anak. Mahalaga tayo may pagkain. Itong taong ititulungan natin. Ako yung nagtataka, bakit? Kasi pag ikaw ay ganun, lalo na pag nanay ka, ang tendency mo, ba, teka naman, ikaw ay lalaki. Maghanap ka ng tubig. Kami pa ang napili mong hingian ng tulong. Ano, di ba? Pero alam ninyo, sumunod siya. Kukuha nga ng tubig. Nung akmang kukuha ng tubig, hinabol ni Elias, sandali lang. At kung maaari, bigyan mo ako ng tinapay na makakain. Doon nagkaroon ng, doon medyo parang nag-react na yung ano, yung babae. Sir, kita mo naman ang kalagayan namin. Ha? Bibigyan na nga kita ng tubig, tapos ngayon hihingi ka pa ng tinapay. Alam mo ba, na kaya kami nangunguhan ng panggatong, huling kain na namin ito. Pagkatapos naming kainin ito, maghihintay na lang kami na mamatay. Di ba? Siguro kung ako'y nasa kalagahan ni Elias, ako'y ganun din ang magiging reaction. Panginoon naman. Huwag naman ganito. Na ang magpapakain sa akin ay ganitong klaseng mga tao. Sila ang dapat mong tulungan. Pero ang totoo, plano talaga ng Diyos na tulungan yung mag-ina. Pero sa paraang ikaluluwalhati ng Diyos, doon mahilig ang Panginoon eh. Alam po ninyo, mahilig ang Diyos sa sitwasyon na maluluwalhati, mapaparangalan ang kanyang pangalan. Alam ninyo kung anong nangyari. Sabi ni Elias, dahil lingkod siya ng Diyos, bahala ang Panginoon. Siya ang kalooban niya ito, tiyak na meron siyang gagawing dakilang bagay. Okay, huwag kang matakot na gawin yung pinagagawa ko sa iyo. Pagkatapos nun, gawin mo. Pagkatapos mo akong bigyan ng pagkain, gawin mo yung gusto mong gawin. Ibig sabihin, gusto mo magluto ng tinapay, magluto ka para sa inyong mag-ina. Ito yata ay nakakaloko. Sinabi ko na nga sa kanya, ganito na lang yung karina, isang dakot na lang, isang lutuan na lang. Pero alam ninyo, hindi ko maintindihan, bakit yung babae, sumusunod talaga sinasabi ni Elias? Eh sige, buhay ang Panginoon. Alam niya. Anong ginawa niya? Sinunod. Ipinagluto ng tinapay si Elias. Alam ninyo? Gano'ng katagal silang pinakain ng Panginoon. Hanggang matapos yung tagutom. Ang sabi ng sa Biblia, nung i-check ko po dun sa ibang salin, sa loob ng isang taon, yung harina at yung kaunting langis, hindi na ubos. Di ba? Ito po'y himala po ito ng Panginoon. Pero sa totoo lang, ang talagang ipinapakita dito ng Diyos, yung ating mababang kalagayan, doon siya higit na naluluwalhati. Doon siya higit na napaparangalan.
ako sa totoo lang, ayokong makaranas nung mahihirap na bagay. Ayokong mahirapan. Ano po? Pero nanonood ako ng pelikula. Pag yung pelikula ni Fernando Po Jr. ay wala yung part na ano, na siya ay nakakawawa muna. Oo, walang thrill. Pansin ninyo, Nanay Carmen, kay Vipans din ni Fernando Po. Yeah. Ano? Lalong nagiging maluwalhati yung movie yon, yung pelikula. Di ba? Pagka yung tao ay naaapi. Pag si Fernando Po Jr. ay nabubugbog na tapos biglang lalaban. Yung daw mga Muslim ay ano, talagang hanghang-hanga sila kay Fernando Po Jr. Kaya hindi nila matanggap na may mga lugar na ng mga Muslim na zero si Fernando Po Jr. Eh samantalang ang mga Muslim, pagka pelikula ni Fernando Po Jr. ang papanoodin, nagmamaluto daw yung mga yon. Ano? Kasi, napanood na nila, pagkatapos papanoorin pa nila ulit. Walang thrill kapag si Fernando Po Jr. ay hindi mabubugbog. Walang thrill kapag ka hindi makikita na dumudugo yung labi ni Fernando Po Jr. may dugo dito sa may kita. Walang thrill. Ano? Alam po ninyo, yun ang nakita ko sa Diyos. Totoo na mas natataas, totoo na mas naluluwalhati ang pangalan ng Panginoon. Diba? Bakit hindi sa mayaman? Bakit hindi doon sa maraming nakaimbak na pagkain? Bakit hindi doon pinapunta? Sa layunin na lalong maluwalhati ang pangalan ng Diyos. Tinulungan naman talaga ng Panginoon yung mag-ina. Pero gusto ng Panginoon yung thrill. Para bang sa pelikula, mas nagiging interesado yung mga nanonood. Di ba? Yun ay nangyari kay Elias. Meron pang isa. Yung babaeng balo sa panahon naman ni Eliseo. Yung asawa ng babae ay isa sa mga naglilingkod sa Diyos. Ang sabi dito ay parang isa ring propeta. Ano, naglilingkod sa Diyos yung kanyang asawa. Ngayon, namatay. Hindi ko na alam kung anong dahilan, kung bakit yun ay namatay. Walang nakalagay sa Bible. Basta ganun yung sitwasyon ng babae. Ngayon, sila ay nasa kalagayan na nangangailangan sila ng tulong. Kanino na sila lalapit? Di ba? Kanino sila lalapit? Pastor, ano bang problema? Nung mag-ina, sabi ko, matindi ang problema nung mag-ina. Anong nung babae? Pag kasi mag-ina, isa lang ang anak. Hindi lang isang anak niya. Hindi ko alam kung dalawa o tatlo. Basta hindi lang isa. Kasi ang problema nung babae, namatay na nga yung kanyang asawa. Malaking dagok na yun eh. Ang problema niya, naiwan sa kanya ay yung mga anak nila na maliliit pa. At ang masakit, naiwan sa kanya ay meron silang pagkakautang na malaki. San siya ngayon kukuha ng pambayan? Wala yung kanyang asawa. Wala silang ipon, wala lahat. Ang hirap ng kanilang kalagayan. Sila ay pwede nating sabihin na talagang nasa napakababang kalagayan. Yun ang paboritong sitwasyon ng Diyos. Sapagkat doon sa mga ganong sitwasyon, doon natataas at naluluwalhati ang pangalan ng Diyos. Kanino po sila lumapit? Ang totoo, lumapit sila ay sa Diyos. Mababasa natin dito, lumapit ay kay Eliseo. Pero ang katumbas noon, ang paglapit sa lingkod ng Diyos ay katumbas ng paglapit sa Diyos. Bakit ka lalapit sa lingkod ng Diyos? Kung hindi ka naman naniniwala sa Diyos, di ba? Bakit ka mananalangin kung hindi ka naman nananampalataya na ang Diyos ay dumidinig ng panalangin? Di ba? Alam po ninyo. Isang sitwasyon na ang pangalan ng Diyos ay mapaparangalan. Alam yun ang mga lingkod ng Panginoon. Kung ikaw ay susunod, sa totoo lang, yun talaga yung susi. Kung lumapit ka sa akin, kung lalapit ka sa akin, maniniwala ka sa sasabihin ko sa iyo. Di ba? Halimbawa, ikaw, Anacel, lalapit ka sa doktor.
Pero ikaw ay hindi naniniwala na kaya kang gamutin ng doktor. Diba? Itong bilhin mong reseta. Dok, sure ka po ba? Aba, nagpatingin ka pa sa akin. Yung pala'y nagdududa ka sa reseta ko. Ito ang gamot. Bilhin mo ito. Ay, magkano po yan, dok? Baka yan po ay hindi mabisa. Sayang lang po yung pera. Sa iba ka nila magpa-check up. Ano? Diba? Lumapit ka sa akin. Kung hindi mo susundin yung sasabihin ko sa iyo, ay hindi kita kayang tulungan. Eh, ang mga lingkod naman ng Diyos, usually, talagang hindi pera ang ibibigay na solusyon sa iyo. Pera ang kailangan nila. Diba? Sa kukuha si Eliseo ng pera. Kung meron man siyang kukunin, pagkukuhaan, at kung yun naman ay hindi kalooban ng Diyos, hindi niya gagawin yun. Diba? Babaeng balo. Alam po ninyo kung paano naluwalhati ang pangalan ng Diyos sa kanilang buhay. Naluwalhati ang pangalan ng Diyos sa kanilang buhay. Dahil siya na babaeng bao ay nagtiwala sa Diyos. Grabing pagtitiwala po ito. Dahil si Eliseo, kung sarili niyang desisyon ang masusunod, baka ibang bagay ang ipapayo niya dun sa babae. Yung bagay ba na mas kapanipaniwala? Pastor, hindi ba kapanipaniwala yung mga pinapagawa ng Diyos? Sa mga hindi sumasampalataya, hindi. Ang sabi ni Eliseo dun sa babaeng balo, ganun ba ang problema? Ito ang gagawin mo. Makinig kayong mabuti. Sige po. Gawin mo lang ito, solve ang problema. Eh, sige po, yun lang pala eh. Susundin lang namin yung sinasabi mo. Pag minsan ay ano, sa pandinig natin ay madali lang. Gagawin lang yung sinabi niya. Eh, ganito ang pinapagawa. Manghiram ka ng maraming sisidlan. Mga timba, siguro yung mga banga na hindi ginagamit sa bahay. Manghiram ka. Manghiram daw. Tandaan nyo mga anak ha, manghiram. Ano pa po? Huwag kang manghihiram ng kaunti. Huwag mo kalilimutan yon. Huwag kang manghihiram ng kaunti. Mga anak, huwag daw manghihiram ng kakaunti. Ano pa po? Di ba sabi mo, meron kayong langis na nasa bahay ninyo? Opo, meron kami. Lahat ng sisidlan na mahihiram ninyo, punuin nyo ng langis. Saan po magagaling? Doon sa langis na meron ka. Tanong ko sa inyo, madali lang kayang sundin yung instruction niya. Pag ang paiiralin mo ay hindi pananampalataya sa Diyos at ang paiiralin mo ay sariling isipan mo, grabe ka naman. Lingkod ng Diyos, grabe ka naman. Nasa ganitong kalagayan na nga kami, parang nakakaloko ka pa. Saan makakarating yung kakaunting langis na meron kami sa aming bahay? Paano nun mapupuno ang lahat ng ito? Pagka ganun po ang kanyang iisipin kaagad, hindi siya kayang tulungan. Bakit? Kasi doon sa sitwasyon na yun, kailangang pairalin niya ang pananampalataya sa Diyos. Ang sabi po ng Biblia, kung walang pananampalataya, hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Diyos. Diba? Mga kapatid, ang Panginoon, sa totoo lang, kaya niyang gawin yun. Kayang gumawa ng Diyos ng mga makapangyarihang bagay. Ang tanong ay, kaya mo bang maniwala? Diba? Kaya mo bang paniwalaan? Kaya ng Diyos na gawin yun sa part niya. Sa part mo, kaya mo bang sampalatayanan yun? Paano mo yun ipapaliwanag sa mga anak mo? Ano pong sabi? Kahit yung mga bata ay bata pa, alam nila na yung isang pitchil na langis hindi pwede makapuno ng isang timba. Alam nila yun. Ano pong sabi ng lingkod ng Diyos? Pupunuin daw natin. Oh, inay, naniwala ka naman. Pwedeng mangyari yun. Yun ang instruction ng Diyos. Gawin natin ang instruction ng Diyos. Ang mapapahiya dito, oo, mapapahiya tayo. Pero mas mapapahiya ang Diyos, ang lingkod ng Diyos. Kasi sa kanya galing yung instruction, di ba? Pero alam po ninyo, naniwala sila. At tinandaan nilang mabuti yung instruction. Kasi sabi ni Eliseo, lahat ng langis na mapupuno yung mga lalagyan na hihiramin ninyo, ipagbili mo, bayaran ng mga utang,
at mabuhay kayo sa matitira. Ang sarap lang pakinggan, di ba? Pero ang pinakamahirap na part ay yung part na gagawin na nila yung instruction. Siguro yung mga anak ko, manghirap. Basta ang sabi manghiram. Pero nga po kami, baka po meron kayo dyan banga na hindi nyo ginagamit. Aanin nyo naman, gagamitin lang po namin. Meron lang po kaming importanteng paggagamitan. Siguro sa kanila habang pauwi, pupunin daw ito ng langis. Bahala ka. Bahala ka, inay. Sabi mo, basta susunod ako sa pinapagawa mo sa kan, walang sisihan. Di ba? Anong sabi ni inay? Manghiram pa daw, hanggat may mahiram, manghiram. Ano ba yan? Ayaw ko na. Pwede mong isipin nyo, ayaw ko na. Kalokohan itong pinagagagawa natin. Di ba? Pag umiiral na po ito, alam ninyo, yung pagsunod sa Diyos, yung pananampalataya sa Diyos, nawawala. Nadadaig. Grabe naman, ay sumunod na lang tayo. Basta ang mahalaga, ginawa natin yung part natin. Lumapit tayo kay Eliseo eh. Yan ang sinabi sa atin eh. Lumapit tayo sa lingkod ng Diyos eh. Lumapit pa tayo kung hindi natin susundin. Totoo yun, di ba? Sige, gawin natin ang part natin. Bahala na mamaya. Tingnan ko ano mangyayari. Inay, okay na po ba? Manghiram pa kayo. Inay naman. Sure ka po ba talaga sa gusto mo mangyari? Basta, manghiram kayo. Yun ang instruction. Huwag kayong manghihiram ng kaunti. Marami na ito. Baka may magpapahiram pa. Diba? Anong kalagayan po nila? Nasa kalagayan sila ng mahirap na sitwasyon. Meron silang malaking problema. Alam ninyo, hindi nila iniisip ito. Na ang Diyos gusto niyang maluwalhati siya sa ganong sitwasyon nila. Alam niyo sa sitwasyon natin po na tayo na bababa. At totoo lang, nakikita ko po, naluluwalhati ang Panginoon. Tingnan niyo po si Anaselo, ang grabing bigat ng idinulot sa puso ninyo. That time, ano po? Ngayon, hindi mo na mababaka sa kanya. Hindi ba parang lumaki si Anaselo? Mas lumaki. Igigaw, Pastor. Huwag kang ganyan. Mas blooming ka ngayon. Totoo yan. Alam ninyo, nagtiwala sila sa Panginoon. Hindi sila pinahiya ng Panginoon. Nung una, ako nag-aalala na, Panginoon, huwag mong kukunin si Anasel, Panginoon. Hindi na ako magpapastor talaga. Sa puso ko, inisip ko yun. Hindi na. Kasi tinatayuan ko na hindi mo kami pababayaan. Yun nga pagkakasakit mo, hindi ko na matanggap eh. Totoo yan. Tapos ang mga sagot pa ni Nanay Carmen, alam niyo po ang dating sa akin ng mga text, may mga message din niyo. Pastor, ipanalangin lang nating mabuti si Anasel. Pastor, please. May please pa sa huli eh. Di na ako lalong nababagbag eh. Ano ba talaga ka? Kalalayong kalagayan ni Anasel. Hindi ko naman pwedeng puntahan. Ano? Ang kaya ko nalang gawin, ipanalangin siya. Panginoon, wag po. Please, wag po. Alam ninyo, purihin ang Panginoon. Nagtagumpay sila na pagtiwalaan ng Diyos. Yung mga anak niya, nag-participate ng hiram ng marami. Siguro eh, wag na lang nating sabihin sa mga tao na pupunuin natin ito ng langis na galing dyan sa pichil. Siguro eh, ganun na lang ang inisip nila. Basta gawin natin, sabi lang naman, manghiram. Ano na nga, ito na yung climax. Nanghiram tayo, yung part natin, nagawa na natin. Itong last part na ito, ang pinakamahirap. Pupunuin natin ng langis yan, galing dito. Kaninong salita yun? Salita ni Eliseo. Sino si Eliseo? Lingkod ng Diyos. Alam nyo kami mga pastor, advice lang namin palagi, manalangin kayong mabuti. Magbasa kayo lagi ng Biblia. Alagaan ninyo yung personal ninyo, na relasyon ninyo sa Diyos. Pastor, sabi mo mag-pray ako lag na mag-pray palagi. Bakit ganito ang kalagayan? Pwede nyo kaming sisihin. Si Pastor yata, hindi sinasamahan ng Diyos. Kasi yung advice niya, sinunod ko, lalong napasama yung kalagayan ko. Ang hirap, di po ba? Pero, ang totoo, pag ang isang pastor ay totoo na naglilingkod sa Diyos, papapangyarihin ng Diyos yung kanyang sinabi.
Lakasan din lang ng loob yun. Diba? Eh, kung ang nangyari ay hindi, yung sinabi nila sa'yo hindi nangyari, bababalitaan ng mga tao. Grabe naman. Sino bang nagpayo-payo doon sa mag-iina na manghiram ng maraming sisidlan? Tapos mapupuno daw yung galing doon sa isang pichil na langis, sa isang pichil na langis. Eh, si Eliseo, sino pa? Ano nangyari ngayon? Yung mga anak niya, na ipambayad nga sa utang, hindi siya natulungan ng lingkod ng Diyos. Diba? Kung ganun ang nangyari, pero hindi po ganun. Kasi si Eliseo ay tunay na lingkod ng Diyos. Na-witness ngayon. Ako nga, sabi ko, siguro yung mga bata na yun, sa paglaki nila, sobrang laki rin ng takot nila sa Diyos. Sobrang laki rin ng paggalang nila sa Diyos. Kasi na-witness nila yung pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay. Oh, ibabayad na lang sana kami sa utang. Pero iniligtas kami ng Diyos. Amen? Hindi po sila pinabaya ng Diyos. Bakit? Lumapit kasi sila. Yun ang una. Lumapit sila sa Diyos. Tulungan mo po kami, Panginoon. Yung kinatatakutan nila, hindi nangyari sa kanila. Pero take note, yung part na ginampanan nila ay hindi simpleng bagay. Yung part na ginampanan nila na pinagtiwalaan nila ang Diyos, hindi po yun simpleng bagay. Ang matatalino, hindi kayang gawin yun. Ang iiral kasi pag matalino ang tao ay ito. Yung mathematics ang iiral. Pero pag umiral ay pananampalataya sa Diyos. Kaya mapapalad po yung mabababa ang kalagayan. Mapapalad yung, kung tutuusin, hindi na nag-iisip, sumusunod na lang pag Diyos ang nagsabi. Amen? Alam ninyo, ito'y ipinapangaral ko, pero sa aking sarili, challenge din ito. Nagpa-practice din ako, sinasanay ko din ang aking sarili na pagtiwalaan ng lubos ang Diyos. Kasi, tanging doon lang sa paraang iyon, pwedeng maluwalhati ang Diyos sa pamamagitan ng buhay ko pag nakaya ko siyang pagtiwalaan. Amen? Sabi ng Panginoon, yung dukhang babaeng balo na yan, nagbigay ng higit kaysa ibinigay nila. Ibig sabihin, yung dukhang babaeng iyan, yung taong yan na nasa mababang kalagayan, ang nakapagpaluwalhati sa pangalan ng Diyos, nakapagpalugod sa paningin ng Diyos. Mahirap gawin ang kalooban ng Diyos, lalo na pag ikaw ay nasa mahirap na kalagayan. Pero yun ang higit na makapagpapaluwalhati sa pangalan ng Diyos. Amen? Tayo po manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa buhay ni Anacel, sa buhay po ni Nanay Carmen. Salamat, Panginoon, doon po sa mga tao na naglalaan ng oras. Hinahanap ka, Panginoon, gustong mapakinggan ang iyong mga salita. Doon po sa mga tao na nagtatanong, Panginoon, dakilang Diyos, tulungan mo po kami. Dahil ang mabuhay po sa mundong ito ay tunay po na isang pakikipagbaka. Lalong-lalo na po kaming mga mananampalataya. Kami pong mga tao na nagsasabing ikaw ay totoong Diyos, Panginoon. Tulungan mo po kami na patuloy na makasunod sa iyong kalooban. At tulungan mo po kami na patuloy na maranasan ang iyong kapangyarihan sa aming mga buhay. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Purihin at sambahin ka magpakailan-kailanman sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.